Hi guys! Ngayong araw gagawa na naman tayo ng panibagong recipe. Para sa ating mga sangkap, meron tayong pork giniling, garlic, bell pepper, onion, minced carrots, hiniwa po siya ng maliliit, red chili, oil for saute, black pepper for taste, egg, cornstarch, soy sauce, and water. Ang una natin gagawin, ilagay natin ang ating ground pork sa isang malinis na lagayan at ipagsama-sama natin lahat ng mga ingredients. Itong ating pork meatballs ay mayaman sa protina. Itong recipe natin ngayon ay sobrang bilis lang niyang gawin. Siguro mga 10 minutes, tapos na tayo kasama ang pagbilog-bilog niya. Para sa ating pork meatballs, pwede tayong gumawa ng spaghetti meatballs. That is the favorite of all kids. At sobrang sarap niya. Actually, meron akong ginawang video niyan. Akin po siyang ililink sa baba ng video na to. Kung paano gumawa ng spaghetti meatballs na sobrang sarap. Ayun na, malapit nang matapos ang ating pork meatballs. Nilalagay ng ating red chili, pero ano lang po yan, optional. Kung ayaw nyo po ng maanghang, pwede nyong tanggalin ang red chili. Maglagay lang tayo ng salt and pepper para sa kanyang lasa. Pinaghalo ko na ang salt tsaka pepper para iwas hugasin. And then, ilalagay po natin ang ating oyster sauce. Ayan, ang sarap na niya tingnan. Guys, disclaimer po, kapag kulang ang recipe na binanggit ko doon sa unang video natin, please punta po kayo sa ating description box. Andoon po lahat ng mga exact measurement. At noong nagvi-video ako, hindi ko ata nailagay ang ating oyster sauce and salt. Ayan na, ilalagay na natin ang ating cornstarch para pampalapot ng ating meatballs. Maglalagay tayo ng egg, whole egg siya, isang piraso lang para pang-bind lang siya sa ating meatballs. Para hindi siya magbubuhaghag once na atin na siyang ifo-form. Halo-haluin lang natin siya hanggang sa makuha natin ang kanyang magandang consistency at hanggang sa makapag-form na tayo ng balls. Ayan na siya guys! Tapos ko na siyang halo-haluin, pero meron po akong nakalimutan. Hindi ko naon ang ating video nung hinalo-halo ko na siya. Tsaka, tinanggal ko yung iba. Hindi ko iniform lahat kasi nag-iisip ako na bukas is gagawa ako ng spaghetti meatballs. So, yun yung gagamitin natin. Pero, yung itong gagawin ko kasi ngayon is kakainin ito ng mga kids. Kaya, medyo malaki-laki ang kanyang size. Dahil tapos na tayo magbilog-bilog, sa isang kawali, maglagay lang tayo ng mantika. Yung tama lang na pwede nating maprito ang ating meatballs. Ayan, okay na sa akin yung ganyan karaming mantika. Pag halimbawang kumulo-kulo na siya, pwede na nating iprito ang ating meatballs. Low fire lang yung ginawa ko guys para hindi po siya masunog agad at maluto lahat ng part niya. Sa ating recipe na to, hindi na ako gumawa ng sauce niya. Bali, ketchup na lang yung ginawa kong pang dip niya. Okay rin naman yung ketchup guys. Ayan, malapit na matapos yan. Baliktarin lang po natin siya. Yan. Guys, pag halimbawa meron kayong gustong ipagawa, mag-comment lang kayo sa baba para gagawin ko po sa susunod na video. Tsaka sa video na to, kung gusto nyo ng ampalaya healthy recipe, ayan po siya ha. Ilalagay ko siya sa link sa baba. Tapos pwede nyo po siyang pindutin yung picture dyan na nilagay ko na video. Pupunta na po kayo doon sa ating ampalaya without bitter taste. Kung nagustuhan nyo ang ating recipe ngayon, hihingi naman ako ng isang like, share, and subscribe. Para sa ating ampalaya recipe, ayan na siya. Meron na siyang video. Click nyo lang siya para pupunta kayo doon at malaman nyo kung anong ginawa ko para hindi siya pumait.